Echoes, what's up? Pangalawang araw na namin dito ngayon sa hotel. Gising tayo ngayon, alas 10, 40 ng gabi. Bali, magdi-dinner pa lang ako dito sa kwarto. In-order ko siya kanina sa baba at pinabox ko na lang. Sabi ko dito ko na lang kakainin sa kwarto. Bakit nga magising ako alas 10:30 at ngayon pa lang ako magdi-dinner? Di ano kasi, sinasanay ko yung sarili ko na gising ng ganitong oras. Kasi yung trabaho ko sa barko, start ako ng midnight hanggang 4 a.m. So, kailangan ko nang sanayin yung katawan ko na ganito yung setup para di manibago. So, ngayon, magmumukbang tayo. So, ano ba yung mumukbangin natin? Tingnan natin. Ito ko yung... may ano pala. May ketchup. Ketchups. And salts. Ito yung in-order ko kanina, yung avocado turkey club. And ito, smoked turkey breast, pecan wood bacon, hash avocado slices, provolone cheese, ano ba yun? And mayonnaise on toasted whole wheat. So, yan mumukbangin natin. Kita nyo ba? Ayusin nga natin. Ayan! Yan guys. Mukbang ba tawag yan? Kunti lang naman. Pero di ko pa nga ata ito mauubos eh. Subukan natin. Ito, ano pala to? Kamote. Kamote fries. May ketchup dito pero hindi ko nagagamitin. Nawawala yung totoong lasa ng pagka-kamote niya pag nilagyan ko pa ng ketchup. Saka matamis-tamis na siya. Sarap. Sana ganito lagi yung pagkain. Cucumber koi, pickles. Ilang slices ba ito? Hindi ko din natatakot ko yung mga ubos. Sino ba malapit sa akin ngayon dito? Tulungan niyo ako. Okay. Apat na slice pero lalaki. Paano ba ito kainin? Ingat ito kayo, toothpick. Sarap talaga yung avocado kapag kinahalo sa sandwich. Tuturuan ko na yun minsan eh. Thank you.
So nga, pinapalaman pa yun kahit walang ibang halo. Ang avocado. Ano ba tamang pronunciation? Avocado, avocado. Unit yung bibig ko. Dari. Kaya na uso yung mukbang ngayon, no, ng mga video. Daming gumagawa nun, daming gumagaya mga mukbang-mukbang. Pagkakaalam ko ano yun eh, Korean language, yun yung pagkain ng madaming seafoods, yun yung mukbang. Ngayon ang pagkakaalam ko lang ha. Gusto nyo akong kontahan, mag-message kayo dun sa ano, sa comment section. Tapos pag nag-comment kayo, like nyo na din kahit di nyo gusto, saka mag-subscribe na din kayo para at least naman yung galit nyo may napuntahan. Ay, hindi pala galit. sorry naman. Pickles. Ayan o. Red lettuce. Mga nanonood po, pasensya na po, wala lang magawa. Bawi na lang po kayo next time. Hindi pala ako nagugas ng kamay. Galing akong CR. Chok lang. Sub na ko eh. Ang kaya. Busi ko na itong fresh fries. I mean itong kamote fries. Tapos mamaya na lang uli. Lagay ko na lang muna sa rep. May rep naman dyan eh. Pag umuli ka kasi ko yun ng pagkain sa baba, hindi mo naman pwede sabihin kalahati lang. Kung ano yung nandun sa menu, yun lang yun.
kasi sila malaking tao, yung pagkain nila syempre madami din. May ako, maliit lang naman ako eh, kaya kunti lang kasi sa bodega natin. May first price na lang kainin natin kasi pangit na ito pag lumamig itong sandwich, at least okay lang. Yung gusto, ilalagay ko lang sa resto, ninyo na lang mamaya. Katok na ako sa pintuan ko. Welcome na welcome kayo para kumain. Ngayon na pa dito, dalawang slice ng clubhouse pack at sandwich. Sige tayo, yan, di ka nang ubusin. Mabigat din sa tiyan. Mamaya, kainin natin ito pag, ano, pagkatapos ng 4 a.m. Maraming mga gagawin din ako pag, ano, ayusin ko na yung mga gamit ko para bukas. Pag sinundo na kami, ready na yung gamit ko. Wala na akong aayusin pa. At kailangan ko na din i-ready yung ano ko, yung isip ko, kasi balik na tayo ulit sa trabaho, barko na ulit tayo. Kailangan ano ka na tayo dun, focus na sa trabaho. Kasi alam ko pagkatapos namin dito sa Tacoma, Vancouver, so ilang ano lang yun, ilang oras na yun patawid, I mean para sa ilang oras lang yun papunta sa next port. Puyat lang sigurado na dapat nasa kondisyon na tayo. Hindi lang yung katawan, pati yung isip natin. May ganun eh. Buhay seaman. Mukhang madali, pero kayang-kaya naman. Mahirap, pero kakayanin. Siyempre, dito na tayo. Wala namang bagay na madali lang talaga. Mostly mahirap, pero kung magtataga ka lang, at isipin mo lang yung mga magagandang outcome nun. Lahat naman malalagpasan natin yan. Tsaka huwag yung kakalimutan magdasal, siyempre. Doon lang tayo muhugot ng lakas ng loob. At siya lang din naman magbibigay sa atin ng lakas ng katawan. Kaya, pala ko eh. Hindi ko na ubusin. Hindi kaya. Pero masarap. Thank you. Salamat sa sponsor.